Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. So, bago ang lahat, ako muna ay magpasalamat sa aking mga taga-subaybay at taga-panood at palaging nag-aabang sa aking upload at sa mga nag-like at nag-comment. Thank you very much for subscribing me also. So, ang ating topic ngayon ay yung stage. Ang pinaka-safest stage sa pag-spray ng isang palay. Kung ang palay mo ay below 3 months old, pwede ka mag-spray sa palay kahit anong oras. Wala siyang ipinagbabawal. At pwede ka na rin magkuha ng mga damo dyan sa gitna. At hindi ka matatakot na masisira ang iyong palay. At maglagay ka rin ng fertilizer at tubig. Pagkatapos niyan, pwede ka maglagay nito ng yan, tubig. Marami siyang tubig na ilagay. At para siya ay talagang mabubuhay at madaling lumaki. At lagyan siya ng fertilizer at mag-spray ka rin para sa mga pest na dapat mong patayin upang ang iyong palay ay lumaki ng maganda at malusog. Ito yung mga 2 months old or above, pero hindi pa ito nakapag-abot ng 3 months kasi kung mag 3 months na to siya ay mayroon na ito siyang mga bulaklak. Pero sa ngayon kasi bata pa siya at hindi pa kailangan, batang bata pa, so kailangan mo siya agapan. At saka yung mga damo-damo dyan sa gitna ay kukunin mo na, mag-weeding ka na sa mga damo upang hindi siya masisira panahon sa pagkaroonan ng bunga na hindi ka na makapunta doon sa gitna upang manguha ng damo. Habang bata pa, agapan mo siya. So ito yung unang stage ng pagbubumba, pag-i-spray na hindi mo na kailangan na anong oras, pero tsansahin mo lang na yung araw ay maganda ang panahon. Hindi mo na kailangan mag-sit ng anong oras na pag-spray, basta below 3 months old. So halika kayo at samahan ako doon sa kabila naman ng aking ipakitang stage. Pwede ka pa rin mag-spray nito kahit anong oras o anong araw, basta hindi lang maulan dahil hindi pa siya nagbunga. Pwede ka mag-spray nito at maglagay ng fertilizer dahil hindi pa siya nagkaroon ng bunga. Pero kung magkaroon na siya ng bulaklak o bunga, hindi ka na pwede mag-spray. Ito yung pangalawang stage sa palay. Ayan. Iikot muna kayo. Pagpatuloy ngayon na topic ay kung anong oras mag-spray sa bawat stage ng isang palay. Sa ganitong pagkakataon, ang palay na to ay nagkaroon na siya ng bunga. Ayan. Kung mayroon siyang piste o yung piangaw o na masyadong maamoy, pwede ka mag-spray nito ng para-pest. Pero may selected time ang pag-spray nito: sa umaga, mga 6 in the morning up to 8 in AM. Pagkatapos niyan ay huwag ka nang mag-spray. Itigil mo na yung pag-spray at balikan mo siya pagkahapon. Kasi kung mga 8 past na, ang butil na to ay bubuka. Ito, bubuka siya dito at para yung laman niya lang ng loob yung kulay puti na parang gatas ay magmamatured at magiging siyang palay o maggreen siya, greens. So ganyan, huwag mo siyang ipagpatuloy pag-spray dahil papasok yung medicine doon sa loob ng butil ng palay at maari siyang malalason ang taong kumakain. So kailangan talaga itigil mo muna at balikan mo sa pagkahapon at doon ka lang mag-spray. Sa ngayon, kung halimbawa kung pagbukas niya ng kanyang butil na mga 9 at lumakas yung ulan at pumasok yung tubig, yun ang dahilan upang magkaroon siya ng mga flowering buds sa kanyang butil. Makikita mo yan, yung kulay orange sa pag harvest na yan ay napasukan ng tubig na hindi siya nakapagsara. Pumasok ang tubig at doon siya namatay yung isang butil. So ganito ang paraan: mag-spray ka,
kung ganito pa ang oras na ito, mga 7, 45, ganyan, pwede mo siyang ipag-spray. Pero pagkatapos niyan, mga 8 past na, hapit, malapit na mag 9, itigil mo na yung pag-spray. Yun ang dahilan para hindi ka makapag... Kalimbawa, naman po, ay mayroong hindi ka nakapaglagay ng fertilizer noong nag-umpisa siyang pamulaklak o pagbunga. Dahil tuyong-tuyo yung lupa, pwede mo siyang isprihan ng pulyar para maging mataba yung butil ng palay. Pero ganun din sa pag-spray ng pulyar, umaga at sa kahapon, huwag talaga sa mainit na o mataas na yung araw dahil tirik na yung araw at saka bubuka na yung balay o yung butil. So kailangan talaga agapan, huwag mag-spray basta-basta. So bago man tayo lilipat, sa kabila naman tayo. Ito yung dahilan na nasisira yung butil ng palay dahil pumasok yung ulan at yan, ganito namatay na siya at kinain. Sinisip-sip din ng bugs. Ito, mayroon pang bugs na ito. Ito gumagapang. Ayan. Gumagapang siya. Kaya yun, marami siyang namumuti na butil ng palay. So, pag mag-spray ka na nito, ganun din sa umaga at saka sa hapon. Kung maghanap tayo ng ladybug, yung ladybug, pwede naman yung ladybug na hindi siya galawin dahil hindi man siya nakasisira. Hindi nakasira ng butil ng palay at saka itong namumuti nito ay kinakain to ng steam borer. Yung steam borer, isa yan sa mga makasisira ng palay. Sinisip-sip kasi nila yung steam ng isang rice, kaya tinatawag sila na steam borer. Isa siyang uri ng uod na sumisira sa iyong palay. Kailangan mo siya na huwag pabayaan dahil sa panahon na yan, pwede ka maglagay ng mga pesticide o yung puradan. Dahil yung steam borer ay galing yan sa salupa, umakyat at doon na ninisip. Magsisip-sip siya ng tamis ng steam kung mayroon na siya mga bunga, pero pag wala pang bunga, hindi pa siya nagsisip-sip. So itong kadalanan upang namumuti yung palay. Panghuling stage ng palay, so hindi mo na kailangan pa mag-spray. Ang kailangan mo lang nito ay magbantay sa maya upang hindi siya maubos ng pagkain ng mga ibon, yung butil. Dahil mga ilang days lang ito ay pwede na siyang maani. At ito, hindi ka na pwede maglagay ng tubig. Patuyin mo na siya para hindi matutumba yung puno ng palay, para hindi siya mabigatan sa mga bunga. Ito yun, hindi mo na kailangan pang mag-spray kahit ano pa, kasi tapos na ang kanyang pag-aalaga at saka paglagay ng spray at saka fertilizer. Antayin mo lang siya na upang lahat ay ma-harvest na. Ito yung last stage ng isang palay upang hindi na siya isprayhan. So this is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you and God bless us all. Bye-bye.